Hello guys, my name is Atubers. Kung first time ka sa aking channel at kung magustuhan mo itong aking video, don't forget subscribe and click the notification button. Yeah. So, bago ang lahat ay ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pay yourself first. So, ano ba itong pay yourself first na naririnig natin sa mga financial expert? Para sa akin na, ito po yung kaligtasan natin pagdating ng araw. Or, dito ho matitikman yung kaginhawahan pag ginagawa mo ang itong pay yourself first. So, ito yung tinatawag na long-term savings. So, pagdating po sa financial, ay wala po itong amount. Depende po ito sa iyong kakayahang ibayad sa iyong sarili. Yan po. So, at depende mo, at nasa iyo din, kung saan mo ito ilalagay. Yun. Wala pong amount. For example, kung kumikita ka ngayon ng 10,000, so magkano ba ang pwede mong ibayad sa sarili mo? 500 pesos per payday, 1,000 pesos per month. So in a long year, pag naipon yan, iyon yung tinatawag na magsisave sa'yo. Pwede mo siyang kunin. At in case na wala ka ng kakayahang kumita, ay siya naman yung kikita para sa iyo, magbigay ng kita para sa iyo. Yung guys, ito ay mga applicable sa lahat, sa atin lahat. Dapat pag kumikita ka, pay yourself first. Bago ang lahat, bago si Judith. Hindi po nauuna si Judith. Kasi pag nauna si Judith, wala pong matira kay pay yourself first. So, make it a priority to your list. Si pay yourself first, yung sarili mo. So, ito po yung napakagandang idea sa pay yourself first. Lalong-lalo na sa mga kumikita ng malaki na hindi naman siya stable, di ba? Palagay mo yung kita mo ngayon ay tinatantya mo ay tatakbo lamang ito ng 5 years to 10 years at talagang hindi siya stable. So, ito ang kailangan yung i-secure. Pay yourself first. Even yung mga matatagal ng tatakbo ng pagkakitaan nyo ng 10 years, 20 years, o hanggang gusto mo, o sabihin mo na hanggang retirement fee mo. Ang tanong, sapat ba yung ibibigay sa'yo sa lifestyle mo pagdating mo ng hindi ka na kumikita? In a long run mo, halimbawa, nag-retire ka na ng 60, so mag-extend pang buhay mo ng 20 years, 80 years, sapat ba yung makukuha mo para masustain yung pangangailangan mo pag hindi ka na kumikita? Yun po ang tanong. Napakalaking question mark. Diba? O pagdating mo ng 60 kasi hindi ka nagbabayad sa sarili mo, ay bahala na kung anong mayroon. So, ang saklap nun. Magninegosyo ka. Mamumulot ka ng bote at karton. Ibibili mo sa, ibebenta mo sa junk shop. Iyon ba ang negosyo? O, aasahan mo yung pension mo sa SS na kulang pang pambili ng maintenance. Kung gagawin mo tong pay yourself first, ipa-priority mo yan sa
iyong budget, sa iyong listahan, kahit maliit yan pagdating ng 10 years to 20 years, ay sobrang laki yan pag nailagay mo sa tama. Pag nag-enter siya ng at least minimum of 10% annual in a long time, magiging triple or mahigit pa yan. So, ini-encourage ko po kayo na bayaran ang inyong sarili kung kayo ay kumikita na sa ngayon. So ngayon, kung wala ka na, kung kulang, so mag-isip kayo ng tinatawag na additional income para magkaroon kayo ng pambayad sa sarili nyo. At yun, napakahalaga po ng pay yourself first. Kahit isang sentimo, may material lang sa sarili mo. Depende yan kung 500, 1,000, 2,000. Depende sa kinikita mo. Iba rin po yung emergency fund, ha. Kasi yung emergency fund, gagamitin mo yun. Iba rin yung ipon mo sa mga gusto mong bilhin. So another basket po yun. So kailangan po, marami tayong basket na hindi pa naglalagyan, na pinaglalaanan, para hindi tayo na tumitimwang sa ating budgeting. Napakaganda po ng budgeting na kahit maliit yung sahod mo ay kumakasya. Hindi yung pinipilit mo yung sahod mong kumasya sa'yo. Hindi, kayo ho ang mag-adjust sa sahod nyo. Kung ano lang yung kaya nyong bilhin, yun lang, doon lang tayo. So maraming salamat po. Thank you for watching. My name is Achiever. Please don't forget to subscribe and click the notification bell.